Hi guys and welcome to the channel. We are Iron Strange. At ngayon guys, picture natin tong ditong Pulse 150 ah. Pipicture natin yung gulong ni Pulse 150 which is yung stock tire niya. So tara, punta tayo sa stock tire. Ay, before tayo pumunta sa stock tire, pakita ko lang sa inyo. Ang tinakbo ni Pulse 150 ay 3,774. So halos magpo 4,000 na. So ngayon, hindi suman nakikurious kung bago pa yung Pulse 150 ninyo or stock pa yung inyong gulong at nakikurious kayo baka naman may problema yung goma niya dahil made in China. Well guys, this is based on my experience. Kung makikita nyo dyan, ayan. Yeah, wait. Ayan, YUANXING pa siya. YUANXING na gulong. So stock tire niya yan. Tapos sa harap, tingnan natin, YUANXING din to eh. Hindi ko pa naman pinapalitan. Ayan, YUANXING. Okay. So today is June 8, 2023. So sa 3,800 na tinakbo niya na, masasabi ko guys na yung gulong niya okay naman siya, no? Hindi siya super kapit. Pero kung wala kang budget magpalit ng branded na gulong yung makapit, pwede na yan. Pagtsagaan nyo ng stock tire nyo dahil adequate naman yung performance. Ibig sabihin sapat na para sa tamang gamit, no? So nasubukan ko na to gamitin sa malakas ang ulan. Okay naman yung kapit niya sa kalsada. Hindi naman siya madulas. Basta tamang takbo lang, ha? Hindi tayo tumakbo na mabilis doon. Tapos kung dry roads naman, okay naman ang kapit niya sa takbuhan, no? Nakatakbo na ako rito ng 80 kilometers per hour. Okay naman yung performance ng gulong, tamang kapit naman. Kaya lang, ang hangin ko rito guys is 25 PSI. Sa likod naman, 25 din. Pero ngayon tinaas ko, ginawa akong 28. So, ang marireport ko sa inyo guys, ang YUANXING na brand, stock tire na China ng Rusi, Pulse 150, or any motor na China brand, tapos yan yung nilagay na gulong sa inyo, pwede na rin guys. Nung una, takot akong gamitin, kasi baka madulas. Eh, no choice ako, kasi kesa bumili kong bagong goma, makapal pa naman, and wala rin tayong budget. So, pinagtsagaan ko na yung gulong niya, okay naman yung performance niya. Sakto lang. Mayroon siyang konting dulas factor kapag lumiliko, no? Hindi ko lang alam kasi hindi tayo bumibanking, kaya siguro baka madulas to kasi hindi pa na-break in yung gilid niya. Tingnan natin. Ayan. Meron pa siyang mga yung ayan, oh, yung parang himulmul dito, yung ano nang tawag diyan? Ayan, yung parang ayan, mayroong marker na yan, no? So hindi ko pa naikayod yan. So ang nagagamit natin portion ng gulong mula dito lang. Ayan. Tapos to, hindi na. Hindi man tayo gumi-banking, hindi tayo tumutumba. So, tamang takbo lang tayo. So, siguro kaya madulas. Pero, normal driving conditions, kapag ang takbo ay diretso lang, tapos liko sa normal roads, no? Okay naman. Pero kung medyo kurbada yung road, yun, medyo parang may konting dulas factor siya. So, yun lang ingatan natin. Pero, what's the break-in na itong gulong? Like ito, 3,800 na yung tinakbo niya. Okay po yung performance ng gulong niya. Pwede na. Adequate na. Sapat na. Pero syempre, kung may budget kayo, mas maganda, I would advise na bumili kayo ng branded na gulong. Pero kung nagtitipid kayo, pwede na yan. So that's it for our review ng YUANXING stock tire. Made in China po yan. Na-check ko yan sa Google. So okay naman. So yun lang po ang ating advice sa inyo. Thank you for watching and I hope you enjoy the video guys. Stay safe and read your Bibles guys sa mga nakikinig po sa ating video. Malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus, so end times na po. Malamang end times na po kasi pasama na ang mundo. Marami na kayo makikita ngayon na kakaiba ang galawan. Di tulad nung bata tayo, normal lang ang takbo ng mga isipan ng tao ngayon. Marami ng kung ano-ano kayo mapapansin, no? Kaya yun guys, watch your Bible and sharing po itong Bible verse sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang sabi po is, if you're gonna boast, boast of the Lord. So yun,
kung kayo ay magyayabang, magyabang kayo tungkol sa Panginoon. So yun lang po ang ating vlog this afternoon. Thank you for watching, guys. And bye for now.